Hi guys, welcome back to my YouTube. I probably settled for a name of my YouTube. It's called Pinoy Plaka. Oh, before I start, siguro sa mga videos ko moving forward, I would like to introduce to you a record that I like and a song that I like in the record. So the album that I picked for today is Nat King Cole, Stardust Volume 3. I don't know if you can see it. Here's the. If you can see it. And my favorite song here is Autumn Leaves. I don't know, the song just really hits my heart. It's just a nice, it's just a very nice song. It's just an awesome song. Try to listen to it, please. I suggest, try to listen to it. It's amazing. Anyway, let's start. Wanna see my baby darling Luke? He always sits on my notes. So, this video for today is about probably one of the common questions. Saan nga ba ang magsisimula? Di ba parang gano'n naman yung pinakauna naman? Saan nga ba? Saan nga ba? Ano nga ba yung mga importanteng component or importanteng equipment para magsimula ng pakikinig mo sa vinyl? Apat lang yon. Tandaan nyo lang to, apat ito. Apat lang. Ang una, yung turntable. Pangalawa, yung preamp. Pangatlo, yung amplifier. At yung pang-apat, yung speaker. Ulitin ko ah. Turntable, yung preamp, amplifier, yung speaker. Ngayon, bibigyan ko ng ano pa, ng detalye kapag nanood kayo ng next video ko. Kasi yung next videos ko, yun naman yung i-discuss ko na mas malalim pa yung turntable, preamp, amplifier, sa speaker. So, stay tuned, okay? Susunod na tanong na sigurong nasa isip nyo is, saan nga ba ako pwede bumili ng plaka, di ba? Parang saan? Saan nga ba? Siguro, ma-narrow down ko rin siya sa apat. Yung una, yung record store. Wait. What? Record stores? What? Meron nun. Merong record stores. Kailangan mo lang siya hanapin. Maglilink na lang din ako below sa description. Top 10, top 7 record stores around the metro na pwede nyong puntahan. Well, sa ngayon hindi pa. Pero soon, mas maganda pag pupuntahan nyo. Para kayo mismo yung maghahanap. Best feeling in the world. Promise, hindi kayo magre-regret. Second, trip stores or antique shop. Antique shops, ano ba yung antique shop? Pag pumunta ang Kumbaw Expo, siguro meron dalawa or tatlong antique shops doon na nagbibenta rin ng records bukod sa mismong laruan. Pwede rin dun sa AliEx. Meron din dong antique stores at the same time may nagbibenta rin ng records or vinyls. The third one is garage sales. Around your neighborhood, malay mo, may maswertehan ka na may isang matanda or kapamilya nila na binibenta na yung records. Swerte mo nun. Kasi, makukuha mo yung koleksyon ng isang tao. Kinilek niya yung buong buhay niya, tapos ngayon binibenta na lang. I mean, that's big. Para sa akin ha. Wala pa ako na experience ng garage sale na ganun. And lastly, dahil nga, ano na tayo ngayon, internet age. Sa internet, madami. Promise. Sobrang dami. Magbibigay pa ang pangalan? Doon na lang sa description, tingnan nyo. Ito na siguro yung isa sa mga importanteng question din. Ano nga ba yung pinakaunang bibilin ko? Pwede ba, bibili ba ako ng lumang vinyl like this one? This is actually vintage, Japanese press. Or, bibili ba ako ng bago like the 1975, Billie Eilish, Harry Styles? Or, bibili ba ako ng vintage press? For example, vintage press ng Pink Floyd versus remastered ng Pink Floyd. Ang importante, tulad nga nung sinabi ko dun sa unang video, kung anong gusto mong pakinggan, yun ang bibili mo. Kung gusto mong pakinggan si Nat King Cole, vintage press, go. Kung gusto mong bilhin yung kay Billie Eilish, modern, go. Kasi ang pinaka-importante, what you listen to is what you want to listen to. Always remember that. Kung anong gusto mong pakinggan, yun yung gusto mong pakinggan. So yun, and lastly is storage and cleaning, meaning kung paano mo siya tinatago at kung paano mo siya lilinisin. Kasi importante yan, like tayo diba every time na ginagamit natin yung plato, every time na kakain tayo, lilinisin natin siya pagkatapos. And kapag mausisa ka naman, there are times na bago mo siya gamitin sa mismong lamesa, hugasan mo muna, babanlawan. May ganun din sa vinyl. I-discuss ko rin yun sa mga next pang video. So stay tuned dun pa sa mga next pang video. Well, that wraps up everything so far sa mga basic questions. If you have any more questions, comment down below na lang kung anong trip nyo. I really want this new generation, my generation, and the next generation to really have an interest dun dito sa vinyl collecting and sa vinyl playback.
para sa akin sobrang lupit siya. So if you're interested, I'm also interested na turuan kayo and at the same time matuto din sa inyo. So mag-comment lang kayo sa comment box below, like and subscribe, hit that bell button for all that new videos, and I'll see you in the next video. Okay, dun tayo sa series, ha.